Magandang umaga po sa atin lahat para po sa ating daily devotion na aking pababasahin ay para po kay Boyet na matatagpuan sa Joshua chapter 13 verse 1 to 5. At sinasabi rito, ang mga lupain hindi pa nasakop. Matandang-matanda na noon si Joshua, sinabi sa kanya ni Yahweh, matandang-matanda ka na, ngunit malaki pang bahagi ng lupain ito ang kailangan pang sakupin. Ito ang mga hindi pa ninyo nasasakop, ang lupain ng mga Pilistiyo at ang lupain ng mga Gesoreo. Buhat sa batis ng Sihor, sa tabing silangan ng Ehipto hanggang sa Ekron ay itinuturing na lupain din ng mga Kananeo. Kahit ito'y sakop ng mga haring Pilisteo na nakatira sa Gaza, sa Asdod, sa Ashkelon, sa Gat, at sa Ekron. Ang lupain ng mga Abeo sa dakong timog at lupain ng mga Kananeo buhat sa Mehara na tinitirhan ng mga taga Sidon hanggang sa Afek sa may hanggang hanggana ng mga Amoreo. Ang lupain ng mga Gibalita at ang buong silangan ng Lebanon buhat sa Baal Gad sa paanan ng bundok ng Hermon hanggang sa pagpasok ng Hamat. Purihin ng Diyos sa pagbabasa ng kanyang mga salita. God bless po. Magandang gabi po sa ating lahat at muli po tayo mag-share sa ating daily devotion dito sa Joshua chapter 13 verse 6 to 9. Ang lahat ng tagalupa ay maburol mula sa Libano hanggang sa Misrepot Maim sa makatuwid bagay lahat ng mga Sidonyo. Sila ay aking itataboy mula sa harap ng mga anak na Israel. Iyon lamang bahagihiin sa Israel na pinakamana gaya na inuutos ko sa iyo. Ito nga'y bahagiin ang lupaing ito na pinakamana sa Siyam na lipi at sa kalahating lipi ni Maneses. Sa kanya ay tinanggap ng mga Ruvenita at ng mga Kadita ang kanilang mana na ibinigay ng kanila ni Moises sa dako roon ng Jordan na dakong silangan gaya na ibinigay sa kanila ni Moises na lingkod ng Panginoon. Mula sa Aroer na nasa tabi ng libis ng Arnon at ang bahay na nasa gitna ng libis at ng buong kapatagan ng Medeba hanggang sa Devon. Amen. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ang babasahin ko po ngayon, Joshua chapter 12, verse 7 to 9. At ang mga ito'y ang mga hari ng lupain na sinaktan ni Jose at ang mga anak ni Israel sa dako roon ng Jordan na dakong kalunuran mula sa Baal Gad na libis ng Lebanon hanggang sa bundok ng Halak na pasampa sa Ser at ibinigay ni Jose na pinakaari sa mga lipi ng Israel ayon sa kanilang pagkakabahagi. Sa lupain maburol at sa mababang lupain at sa Araba at sa mga taguntod at sa ilan at sa timugan ang Hateo, ang Amorheo at ang Kananeo, ang Periseo, ang Hiabiyo at ang Jebuseo. At ang hari sa Jericho, isa ang hari sa Hai na nasa tabi ng Bet El Isa. Amen. Ngayon, babasahin ko po, Joshua chapter 13, verse 14 to 18. Ang lipi lamang ni Levi ang hindi niya binigyan ng mana, ang maghahandog sa Panginoon. Sa Diyos ng Israel na pinaraan sa apoy ay siyang kaniyang mana, gaya ng sinalita niya sa kaniya. At nagbigay si Moises sa lipi ng mag-aanak ni Ruben nang ayon sa kanilang mag-aangkan. At ang kanilang hangganan ay lumula sa Aroer na nasa tabi ng libis ng Arnon at ang bayang nasa ginta ng libis at ang buong kapatagan sa tabi ng Medeba. Ang Hesbon at ang lahat ng mga bayan ni Yaon na nasa kapatagan, ang Dibon at ang Bamotebaal at ang Betbaal Meon at ang Jaas at ang Ketdemots at ang Mepaat. Amen.
Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking i-share ngayon ay makikita sa Joshua chapter 13 verses 19 to 23. Ito po ang sinasabi. At ang Chiryatim, at ang Sibma, at ang Zeretzahar sa bundok ng Libis, at ang Bitpeor, at ang mga taguntod ng Pisga, at ng Betjesimoth, at ang lahat ng mabayan sa kapatagan, at ang buong kaharian ni Sihon na hari ng mga Amoreo na naghari sa Hesbon, na siyang sinaktan ni Moises, na gayon din ang mga pinuno sa Madyan, si Hivi, si Rezim, at si Sor, at si Hor, at si Riba ng mga prinsipi ni Sihon na tumahan sa lupain. Si Balaam man na anak ni Beor na namang huhula ay pinatay ng mga anak ni Israel ng tabak sa gitna ng nalabi sa kanilang nangapatay. At ang hangganan ng mga anak ni Ruben ay ang Jordan, at ang hangganan ni Yaon, ito ang mana ng mga anak ni Ruben ayon sa kanilang mga angkan, ang mabayan at ang mga nayon ni Yaon. Yan lang po. Maraming salamat. Purihin ang Panginoon. God bless. Magandang gabi po sa lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay makikita sa Joshua 13 verse 24 to 28. Si Moises ay nagbigay sa lipi ni God sa mga anak ni God ng ayon sa kanilang mga angkan. Ang kanilang hangganan ay ang Jazer, at ang lahat ng bayan ng Galad at ang kalahati ng lupain ng mga anak ni Amon hanggang sa Eror na nasa tapat ng Rabba. Mula sa Hesbon hanggang sa Ramat Mispi at sa Bitonim at mula sa Mahanaim hanggang sa hangganan ng Debir. Sa Libis, ang Bit Aram at ang Bit Nimra at ang Sukot at ang Sapon na labis ng kaharian ni Sihon na hari sa Hesbon. Ang Jordan at ang hangganan ni Yaon hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng dagat ng Sinirit sa dako roon ng Jordan na dakong silangan. Ito ang mana ng mga anak ni God ayon sa kanilang mga angkan, ang mga bayan at ang mga nayon ni Yaon. Yun lang po, pray ng Diyos. God bless. Muli po, magandang umaga po sa atin lahat, at ang babasahin ko naman po ay para po sa akin na matatagpuan sa Joshua chapter 13 verse 29-33. Binigyan na rin ni Moises ng bahagi sa lupain ang mga angka ng kalahati ng lipi ni Manasses. Sakop nila ang Mahanaim at ang buong teritoryo ni Haring Og sa lupain ng Bashan. Kasama rin ang lupain nila ang 60 bayan ng Bashan sa sakop ng Jar. Sakop rin nila ang kalahati ng Gilad at ang mga lungsod ng Astaroth at Edrieh sa karian ni Og sa Bashan. Ito ang mga lupaing ibinigay sa mga angkang bumubuo ng kalahati ng angka ni Makir na anak ni Manasses. Ganito ipinamamahagi ni Moises ang mga lupain na silangan, sa silangan ng Jericho at ng ilog Jordan noong sila'y nasa kapatagan ng Moab. Ngunit hindi niya binigyan ng lupa ang lipi ni Levi sapagkat ang bahagi nila ay si Yahweh, ang Diyos ng Israel. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. God bless po.